Ay, wait. Pabalik. Wait lang na yan. Dapat. Kakaiba yung mic. Natotoo lang nandyan eh. Patuloy pa rin naaalala. Patuloy pa rin yung, lalo na yung tumatagal ng tumatagal. Di mo makamit yung justisya. Tumatagal na umaasa kami na sana nandyan na, na sana makamit na ng mag-ama ko. Hindi lang yung mag-ama ko, kundi yung mga biktima na mga nawalan. Siguro, ano, nandyan pa rin yung sakit. Patuloy pa rin na naalala namin yung mga nangyari sa buhay namin. Ito yung pagkakataon namin na ipakita yung totoong nangyari sa buhay namin. Ipanawagan hindi lang sa gobyerno, pati doon sa mga maging bukas yung mga tao sa paligid kung ano talagang ginagawa ng gobyerno sa mga mabababa, sa mga mahihirap. So bakit ko ginawa yung Maria, yung changing narratives ng martial law ang sobra talagang naka-alarma sa akin. Tapos, kasi 40 years ago na siya, no? Tapos, kahit na ang dami-daming na-produce na documentaries about to, hindi lang documentaries, ha? Madami pa. So, tapos nakabalik sila in power. Tapos, ngayon, so ito, 6 years, 7 years ago lang yung drug war, baka makalimutan ng tao. Dahil nagtuturo ako, no? So, nag-handle in yung time na online class. Meron akong estudyante na based sa Jensen. So, pinapanood ko ng aswang. Tapos ang reaction niya, okay, discussion sa klase, no, nung fully online pa. Sabi talaga niya, oh, ay ma'am, totoo pala talaga yung drug war. Kasi talagang wake up call siya sa akin na, oh my God, dahil hindi ba nararamdaman siya sa Mindanao, hindi ba totoo yun, no?